kay Sotto, nasa top 50 na ng isang legit NBA Mockdraft. Sigurado na madadraft sa NBA. Magandang araw mga idol. Kumusta? Tara't pag-usapan po natin ngayon ang tungkol sa nalalapit na pagpapadraft sa NBA ng ating pambato na si Kay Sotto. Sa isang legit na NBA mock draft ng sikat na sports media ng US na Sports Illustrated, nasa second round o number 49 si Kay Sotto at projected na mapupunta di umano sa Sacramento Kings ng kanilang 2022 NBA Draft 1.0 post-combine. Kung inyong matatandaan, halos karamihan ng mock draft ay wala sa listahan si Kai, ngunit kagulat-gulat ang biglang pagpasok nito sa ilang draft site, lalo na sa top 50 ng SI tiyempo pang katatapos lamang ng pribadong pag-eensayo nito o workout sa koponan ng New York Knicks. Isa ang Sports Illustrated sa pinakasikat, pinakasinusubaybayan at pinagkakatiwala ang sports media source sa US. Bukod sa online contents, meron itong sports magazine na makikita sa lahat ng bookstore, magazine at newspaper stands sa buong Amerika. Kung inyong matatandaan, dito rin unang na-feature o sinubaybayan si Manny Pacman Pacquiao noong nagsisimula pa lamang pumutok ang pangalan niya sa Amerika bilang isang pro boxer. Kaya ang ma-feature ka dito bilang isa sa mga NBA mock draft nito ay isang malaking patunay na napapansin at nakikilala na nga ang kakayahan ni Kai sa US. Ang SI ay ka-level ng ESPN kung sports ang usapin, na mas pinagkakatiwalaan pa kaysa sa ibang mock draft site na kung saan wala sa top 50 o wala talaga sa listahan ang ating pambato. Kung inyong matatandaan sa aking naunang video kung saan ay aking nabanggit na sigurado akong 50-60% magpapadraft si Kai ngayong 2022, na siya namang nangyari. Bukod sa ating mga Pinoy content creators, dumarami na rin ang nagbibigay puna sa ating pambato sa Amerika kung saan ang mga vloggers doon ay ginagawan na din ng issue si Kai. Marahil ito'y dahil na rin sa ating mga Pinoy na walang sawang sumusuporta sa kanya. Sa darating na mga araw, marami pang nakatakdang ensayo si Kai sa mga iba't ibang NBA teams kung saan halos kalahati sa kabuuan ng NBA ang nag-imbita sa kanya bilang pagpapakita ng interest. Sa dami ng pinagdaan ng ensayo ni Kai mula sa iba't ibang coaches, liga at koponan, makakaasa po tayo mga idol at kapinas na kakayanin ni Kai ang magpakitang gilas sa mga NBA teams. Si Brett Siegel ay isang kilalang NBA insider at reporter ng Fastbreak o Fan Nation na bahagi ng SINow o Sports Illustrated Media Network. So isa siyang super legit na reporter na nasa level ni Jonathan Givony ng ESPN. Si Brett Siegel po ay siyang nag-compose ng mock draft para sa Fast Break ng Sports Illustrated. Ayon kay Siegel, inamin itong hindi niya na isasama si Kai sa mga una niyang mock draft composition sa dahilang di pa naman umano ito nagpapakita ng senyales o interest na magpa-draft. Kaya't asahan natin at ipagdasal na sana ay matupad ang pangarap ni Kai kung saan ay pangarap din naman nating mga Pilipino na magkaroon ng purong Pinoy sa NBA.
Hanggang dito na lamang pong muli at salamat sa pagbisita sa ating munting channel. Sa mga bagong subscribers, salamat at welcome po sa ating munting channel. Sa inyong palagay mga idol at kapinas, nalalapit na nga ba ang katuparan nating mga Pinoy na magkaroon ng isang full-blooded NBA player? Kung may masasabi kayo sa ating natalakay ngayon, komento nyo lamang po yan sa ibaba. Pag-usapan po natin. Muli, this has been your host Alex saying bye-bye at God bless.